Magandang buhay po muli sa ating lahat. Ako po si Virgil Sicilian at welcome po sa ating daily devotional sharing. Ito po ay pinamagatan ko na hindi ka pinabayaan. Amen? Or hindi tayo pinabayaan. Ito po ay hatid sa atin ng The Living Epistle, Metro Manila Hills Satellite Church. Bago tayo magpatuloy, manalangin tayo. Panginoon, we pray for your presence right now, Panginoon. Salamat po. We acknowledge you. We acknowledge you. We honor you, Panginoon. Ikaw po yung maitaas, maitanghal, madakila. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod, maging channel, Panginoon, ng salita mo. Lord, we pray for an open heart, an open mind, and sa bawat nanonood at nakikinig, Panginoon, tunay nga yung salita mo ang mangungusap sa kanila. Banal na Espiritu, please move in us. Pour out your spirit upon us. Lord, this we pray in your mighty name, Jesus. Amen and amen. So, ang ating devotion scripture for today, no, again po, ulitin ko po ang ating pamagat ay hindi tayo pinabayaan. Our scripture for today, matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7 hanggang 11. Medyo mahaba po, pero hayaan niyo po akong basahin. 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 11. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, no? But not crushed. Napakaganda po nun. Again po, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we are alive, are always being given over to death for Jesus' sake, so that this life may be revealed in our mortal body. Makikita po natin dito, no, na sa buhay po, para po tayong para po tayong jar of clay, no, na sa buhay natin hindi talaga mawawala yung pressing. No, madalas marami sa atin, no, mga tao sa atin po, no, maraming pressure sa buhay. No, hindi lang sa mga matatanda, even dun sa mga bata, no, may mga pressure na po sa buhay ito, sa mundong ito. No, andyan din po yung mga persecutions, no, na madalas nararanasan po ng isang mananampalataya or believer, no. Andyan din po yung striking o yung pagtira ng mundo, no, na kumbaga parang pinupuntirya ka ng mundo. Ikaw yung napagtutuunan ng pansin, napagbubuntungan ng mga pagsubok sa buhay sa iba't ibang aspeto, no, ng ating buhay. Ngunit ano ba sinasabi ng ating Panginoon tungkol dito? Ano ba sinasabi ng Panginoon tungkol dito sa mga nararanasan natin ito? No? No, kahit pa nararanasan po natin ang mga ito, we are not crushed. No? We are pressed, no? In every side of our lives, we are pressed. Nandiyan yung pressures. Pero sinasabi ng Lord that we are not crushed. We are pressed but we are not crushed. Hindi tayo basta nawawasak. Hindi tayo basta mawawasak. No, we will not remain in despair. Hindi tayo mananatiling kawawa. Hindi tayo mananatiling talunan. No? Ano pa? We are not abandoned. No, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. And we are not destroyed. At hindi tayo iwan talaga ng Panginoon. Sa dami ng pinagdaraanan natin, andyan ang pressure, andyan ang persecutions, di ba? Pero sinasabi ng Lord, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan natin, lagi po natin iisipin at tatandaan na nasa kamay po ng Panginoon ang lahat. Kontrolado po niya ang lahat. And all things work together for our good, for those who love Christ Jesus. Amen. So, kung nakakaranas po tayo sa oras na ito ng mga ganito, mga persecutions, pressure in life, tatandaan po natin na maaring parte po at bahagi po ito ng magandang plano sa atin ng Panginoon.
maniwala lang tayo, manampalataya lang tayo, hindi tayo pinabayaan. Amen? So manalangin tayo. Panginoon, we pray, Panginoon, na patatagin niyo pa po yung aming mga sarili, yung aming buhay spiritual. Panginoon, nang sa ganun, sa bawat dumarating, Panginoon, ng mga sakuna, problema, pagsubok, ay manindigan kami, Panginoon, manampalataya kami sa iyo, at maniwala kami na hindi mo kami pinabayaan. Lord, we believe in your power, that nothing is impossible with you. Maraming salamat po. Everything is in control. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So bago tayo magtapos, gusto ko lang po i-invite po ang bawat isa na makilahok po sa atin, sa amin, sa aming live stream every Sunday. And please watch our live stream. Invite friends and be blessed. And kung may time pa po kayo, follow us and like our Facebook page. And please subscribe to our YouTube channel. And please hit the notification bell for more video updates. And kung meron pa po kayong mga tanong, mga concerns, pwede po kayong mag-DM sa amin and we will surely answer your concerns. Thank you and God bless.